guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga guys, pag-usapan natin itong pakikialam at pakikisaw-saw po ng napakatalino, napaka-intelligent, na number one senador na si Robin Hood Padilla. Si utol nating hudlom. Kasi guys, kung matatandaan nyo, diba nung nakaraang araw, talagang naging laman ng balita, laman talaga ng ano, ng iba't ibang pahayagan, itong paghadukin, pagpasipa, diba, pagtanggal kay former Senate President Juan Miguel Zubiri. So, alam nyo naman ata guys, no, yung nangyari na merong 15 na senador ang bumoto para ho mapatalsik bilang Senate President itong si Zubiri, at kabilang na nga po dito guys sa ano, sa 15 na bumoto ay yung apat na miyembro ng PDP, which is si Bongo, si Tolentino, si Bato, at itong si Padilla. So, ito nga guys yung hindi diba ina-expect ni Senate President Juan Miguel Zubiri, kung kaya't nasabi niya nung in-interview siya na sakit, sakit, diba, talagang masakit. Kasi tinraido siya eh. Hinalikan siya ng Judas. Diba? Pinasalamatan niya pa nga itong si Bato na loyal daw sa kanya. Niyakap pa ni Bato ang kanyang asawa. Yun pala, ang hindi natin alam, itong si Senator Bato de la Rosa, isa din pala sa mga pumirma para mahadukin, para masipa itong si Senate President Juan Miguel Zubiri bilang SP ng bansang Pilipinas. Now, sumausaw sa issue itong si Padilla eh. Dito naman magaling si Robin Padilla eh, ang pakikisawsaw sa issue eh. Wala talagang laman yung utak ng hayop na yan. Alam naman natin yan na puro lang ano eh, puro kababawan. Hari ng kababawan, tapos sobra yung kabobohan. Alam nyo na yan, ganyan naman si Robin Padilla eh. Kumbaga pa ano lang, pagwapo guwapo, flower base, 'di ba? Flower pot lang diyan sa Senado display. Kaya nga nainis ako diyan eh, kasi sayang yung sweldo ng taong bayan sa taong 'yan, kasi nga walang utak, bubita. Anyway, ito na nga guys. Nagsalita si Robin Padilla. Okay na sana guys eh, para nakalimutan na sana natin tong issue na to eh. Although hindi ko sinasabing kalimutan natin, kumbaga panis na sana tong issue na to eh, kasi tanggap na ni Zubiri yung nangyari sa kanya. Ang problema, nagsalita si Padilla, at ito yung nakakagalit guys. Kasi ito yung sabi niya ha. Sabi niya, wala siyang magawa. Apat kaming PDP, ako, si Senator Bongo, si Bato, si Tolentino, kami ay iisang partido, kaya iisa lamang daw po ang kanilang boto. Take note nyo yan guys ha, iisa lamang daw po ang kanilang boto. So naiintindihan niya daw si Senator Bato de la Rosa kung bakit naging emosyonal siya sa mga pangyayari. Naiintindihan niya kung bakit may paiyak-iyak effect itong si Bato de la Rosa, kasi nga parang naging Judas talaga. Actually Judas, 'di ba? Yung ano, yung kahudasan na ginawa ni Senator Bato de la Rosa. So sa aming block kasi, hindi pwedeng maghiwa-hiwalay. Kung ano yung boto ng isa, dapat 'yun ang boto ng ano, ng lahat. Kaya nung kinausap namin si Bato, wala naman siyang nagawa. Okay? Actually guys, alam nyo kung ano yung punto natin dito? Ano yung pinopoint out natin? Na wala silang pakialam sa bayan. They are, nagsiserve sila base po sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kapartido. Wala po yung loyalty nila sa bayan. Yan yung kinainisan ko. Kasi tangina nyo, pinapasweldo kayo ng taong bayan, nagpapawis kami, nagbabayad kami ng tax, tapos at the end of the day, yung loyalty nyo, hindi naman pala sa mamamayang Pilipino. Hindi naman pala para sa taong bayan, bagkus yung loyalty nyo nandyan sa inyong mga partido. Tangina, sino hindi mainis niyan, guys? 'Di ba? Bukod sa bobo ka na nga, bukod sa wala ka nang alam, pinagmalaki mo pa. Hindi eh, napakaano niya eh, napaka-unpatriotic niyo. Totoo. Kung ako sa inyo, kung may natitira kayong konting kahiyan, mag-resign na lang kayo, kasi yung alliance nyo, yan o, yung apat na yan. Guys, ha, take note ha, kasi itong si Go, tatakbo yan. Si Bato, tatakbo yan. Si Tolentino, tatakbo yan. Yung tatlong pagmumukhang yan, huwag nyong iboto, kasi nakikita nyo, yung loyalty nila, hindi sa ating bayan, hindi sa mamamayang Pilipino. Bagkos yung loyalty nila is pahalang po sa kanilang mga napakinabangan, sa kanilang partido, sa kanilang sinasamba. Kaya tingnan nyo yung ano, yung kay Kibuloy. Diba si Robin Padilla, hinaharang niya, no? Itong si Bato, ganun din, hinaharang niya din.
Pati si Tolentino, hinaharang niya din. Bakit nila hinaharang? Ha? Bakit nila hinaharang? Kasi nga, may malaki yung naging pakinabang nila kay Kibuloy. Si Robin, pinahiram ng chopper. Pinag-pre-air sa SMNI. Kaya pansin nyo, kahit nakagawa ng mali, pinagtatakpan nila, hinahayaan nila, kinukundi na pa nga nila eh. Kaya guys, hindi worth it kung ibuboto nyo yung ganitong klaseng tao. Lalo na yung PDP, kasi nakikita nyo, ano sabi ni Robin Padilla? Apat kaming PDP, si Bongo, si Bato, si Tolentino, iisa lang ang aming partido, kaya iisa lang daw ang kanilang boto. Kita nyo yan? Ha? Kita nyo yan? Eh paano pala pag ano, pag masama yung ginagawa, pag may isang pumayag sa inyo, iisa lang din ang boto nyo? Ha? Ganun ba? Ito ba guys, yung gusto nyong makapasok sa 2028? Ganito yung gusto nyong makapasok sa 2028? Ha? Yung loyalty para sa mga kaibigan, hindi sa mamamayang Pilipino? Putang ina tayo, nagpapasweldo sa mga yan eh. Diba? Tayo yung nagpapawis para may pampasweldo sa mga yan. Tapos yung trabaho nila, hindi nila ginagawa ng maayos? Ha? Payag kayo nun guys? Hindi na natin mababago yung nakaraan. Aminado tayo dyan. Nabudol nga din ako eh. Hindi natin mababago yung nakaraan, pero kaya nating baguhin ang kasalukuyan. Diba? Huwag niyong iboto yung ganyang mga pagmumuka. Future niyo yung nakasalalay dito. Alam niyo sa kanilang mga senador, iisa lang yung, ilan lang, yung nakikita kong may silbi, isa, dalawa, tatlo, nabibilang lang sa kamay. Una dyan sa mga napapakinabangan na senador, si Senator Risa Ontiveros, pero yung tatlong yan, tingnan niyo, yung Pidealic, pinatulan kahit alam namang fabricated yung stories. Diba? See? Yan yung gusto nyo? Magiging comedy na lang ang Senado? Magiging katawa-tawa? Hindi na nakafocus sa mga mas malalaking issue? Bagus nakafocus sa mga fake news? Ito din si Robin. Nag-hearing franchise sa SMNI. Kiling na kiling. Eh nilalabanan nga natin ang fake news. Diba? Pambihira, walang integridad, walang paninindigan, mga walang sariling desisyon. Yan yung gusto nyo? Kung ganyan lang din, ayoko na mabuhay sa mundo. Kawawa yung susunod na henerasyon. Kawawa yung mamamayang Pilipino. Ganyan yung gusto nyo? Ha? Putanginang... Kaya ako guys, syempre, nadadala lang naman ako. Pasensya na kung nagmumura ako guys, nadadala lang naman talaga ako. Kasi, tayo yung nagpapasweldo sa mga yan eh. Tapos ano yung ginagawa nila? Ha? Pansin nyo? Nantaparantado lang dyan sa Senado. Puro lang pabibo, puro lang pag-grandstanding, pero pag-usapang intelligence, wala naman. Hindi natin sila nakikitaan. Oh my goodness. Sumakit yung kipay ko. Tingnan nyo, walang magagawa si Bato kasi yung boto ng isa, boto ng lahat. Panginang yan. Kaya sino hindi magagalit sa ganyan? Nantatarantado kayo eh. Anyway. It's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.